FYI is back with Congresswoman B.H. or ang ating napakagandang bisita. Magandang gabi mo din. So, kung nasa Kongreso ka, ano ang mga committee hinawakan mo? Well, isa sa mga committees na vice chairperson ako is yung children. At ang aking main advocacy doon is yun nga anti-corporal punishment law or positive discipline. Kasi nga, naniniwala ako na ang bata, minamahal at inaalagaan, hindi siya natututo pag pinapalo, sinasampal, inaabuso. Kasi hindi enough yung ating anti-abuse law. There has to be that anti-corporal punishment bill or positive discipline bill kung saan we have to impart with the parents and also with the teachers and yung tagapag-alaga, hindi solusyon ng palo. You have to talk to them, you have to tell them what's wrong. Hindi pwedeng shortcut ang pagdidisiplina. So, ito yung isa sa mga naipasa namin sa Kongreso. Unfortunately, hindi siya napasa sa Senado. Pero I'm happy because of the advocacy that we did. Yung DepEd naman, naglabas na ng sarili nilang rules. And I think DSWD naman talagang pinapasukan na nila yung mga ganitong issues, which is good. Anong nakikita mo doon sa mga magulang na halos ginagamit nila itong anak nila na naandun pa sa kalagitnaan ng mga highways para mamalimos? Ako, galit ako. Galit ako talaga. Kaya dapat pag may ganyan, huwag nating bibigyan. I-report natin, dalhin natin sa DSWD yung bata para matuto ang magulang. Ayun, bigyan natin ng emphasis yan, Congresswoman Bernadette. Ano? Kasi yung brother ko, na one time kumain kami sa Aristocrat, tapos mayroon na mamalim yung binugyan ko. Pagsakay namin sa kotse, galit na galit siya sa akin. Sabi niya, bakit? Hindi mo ba nakikita na pwede pa siyang maging labandera o pwede ba siyang ganito? Mula noon, basta hindi bulag o hindi lumpo, hindi na ako nagbibigay. Anybody actually na nasa kalsada, hindi dapat bigyan. Pero bigyan natin ng malawak na pananalita para maunawaan din tayo nitong mga magulang na kalakalagkad ang kanilang mga anak para ipamalimos, na binababad nila sa araw na pwedeng magkaroon ng sipon, magkaroon ng mga mabibigat na sakit. That's why ang importante doon, itawag sa DSWD, kasi doon lang naman yun, para ma-rescue yung bata. Pagka-rescue ng bata, kasama yung mga magulang. Kailangan masabi sa mga magulang, itong mga anak mo dapat nasa school. Meron tayong CCT program, di ba? Yung conditional cash transfer. Na kung wala talaga kayong income, kayong mga magulang pwede kayong i-enroll doon. At ang incentive nyo, ang condition nyo para magkaroon doon is dapat paaralin yung mga bata, pabakunahan sa mga health centers. Kaya yung kinawag na conditional cash transfer. Paano na-avail ng isang mahirap yung conditional? Meron tayong tinatawag na national targeting system na naka-identify doon lahat ng mga poorest of the poor sa bawat barangay. So I'm sure ma-identify ka ng barangay kung alam talaga nilang mahirap ka. So responsibility pala ng barangay. Yes, kasi nakikipag-coordinate naman ang DSWD din sa kanila. Hindi naman kaya nangyayari ito. Iniimbulsa ng mga barangay chairman o ng mga local officials? I don't think so. Kasi talaga namang naka-national housing targeting system naman yan. May sistema naman na ginagawa doon ng DSWD. Hindi lang naman basta binigay ng barangay sa kanila, tatanggapin na nila. Ini-investigate pa rin ito ng DSWD to check. Kaya siya nagiging conditional kasi may mga parameters. So, ibig sabihin, dapat nakapasok sa public school yung mabata, dinadala mo sa health center, tapos may trabaho si Mister, yung mga ganong mga bagay. So, pero being a government official, Madam Bernadette, paano ba natin mababantayan? Halimbawa, sinabi mo, public school, libre, pinagbabawal ng DepEd na maningil o maghumingi ng mga contribution sa mga poor of the poor. Pero ginagawa pa rin ng mga mangilan-ngilang eskwelahan ito. Sino ang dapat magbantay niyan? Well, that's why the parents, they have to be proactive. They have to keep on reporting to DepEd. Kung mapapansin mo nung huling enrollment, di ba, may malaking call center si DepEd para kung may maniningal sa mga public schools, tawag ka lang ng tawag. Kasi syempre tayo as parents, mamamayan, hindi ka lang dapat passive. You have to be active, you have to do your part because government will not know if you don't tell us. Because let's face it, hindi natin kayang bantayan ang lahat. Ngayon, sa Quezon City ba kagaya sa Makati? Kasi sa Makati, as para sa inyo,
ang isang bata na nag-aaral sa public school, libre lahat. May libreng mga notebooks, may uniform, may pencil, tapos mayroon pa silang monthly na bigas to feed the family para at least konti na lang yung pananagutan ng ina o ng ama doon sa kanilang mga nagdaramihang mga anak. Unfortunately, because our population is 5 times as Makati and then we have that same income, hindi namin kaya because per capita wise, mas mahirap ang Quezon City. Diba mas malaki ang collection ng QC? Yes, but we are 5 times more than them. Mm-hmm. Our population is more, diba? So, ibig sabihin, yung per capita namin, kung i-compute mo yung, for example, 10 billion or 12 billion na ba kami ngayon, i-divide mo sa total population, mas mababa yun kesa si Makati, mas mababa ng konti, pero hamak konti nila. So, they can really do more. Ang Quezon City, hindi namin kayang gawin yon kasi sa sobrang dami ng mga estudyante sa Quezon City. I see. So, but the basics, like 1:1 libro, yung kanilang tuition fee, yung pagbabantay na walang binabayarang extra yung mga magulang, syempre kailangan yun. Nakabantay naman din doon. Lagi namang sinusumbong yun sa school board pag may mga naniningil. Uh-oh. Kaya lang minsan, kunwari graduation, di ba? Eh mismong yung mga parents, they want the best for their children when they graduate. Mm-mm. Sila mismong nagkukusang gusto nila may grad fee eh. Mm-hmm. Para nakatoga yung mga... Uh-oh. Kasi hindi na yung required eh. Kaya lang, ikaw anak, graduate ng high school, yung anak ko, gusto ko nakatoga siya. Diba? Okay, another question na, madam. Dito sa bagong henerasyon na party list, nakapag-form ka ba ng any cooperative or any confederation or foundation para yung mga nagmamahal doon sa henerasyon eh nakakapag-negosyo sila o nakakapag-bikis-bikis sila para sa isang tinatawag nating cooperative o anumang uri ng negosyo? Hindi kami nag-form ng cooperative. Mm-hmm. But, well, actually, meron kami doon sa aming mga finorm ng mga iba. Parang kunwari, nagpa-graduate kami ng dressmaking. Mm-hmm. So, we tap global resources. Mm-hmm. Sila yung nag-form ng cooperative para magtuloy-tuloy sila. So, nag-iwan kami ng mga machines sa kanila. Tapos, on their own, kikita na sila. Meron kami mga ganyan for our cellphone repair, for our dressmaking, tailoring. Yun, para dun sa mga skills na yun. Pero like for call center, kasi what we do is we refer them to all our call center partners for them to be employed. Mm-hmm. Tapos yung aming mga wellness massage, yun, binuburi namin sila into cooperatives para meron silang, nakakapag-negosyo sila ng kanilang sariling home service massage. Yeah, kaya ako natanong yan, ano, sa amin sa Zambales, dahil nasa 1,200 yata yung napag-graduate ko ng massage therapy, ano? I love that course. Yeah. What I did is that, yung trainer, pinag-form ko siya ng organization. So, dun sa 13 bayan o 3 probinsya, ay kinausap namin ang mga mayor to provide them place sa palengke or sa munisipyo na meron ng mga massage seats or massage sa place na tuloy-tuloy yung kanila. Ito nakikita mo ba na pagka ganun ang pagsasamahan ng mga kababayan natin, eh, tuloy-tuloy silang mabubuhay o tuloy-tuloy silang makakapaghanap buhay? Naniniwala ako, lalo na sa wellness massage or massage therapy, ang laki-laki talaga ng kinikita nila eh. Favorite ko yan kasi hindi pa sila gumagraduate, kumikita na sila eh. Meron kaming mga ilang mga barangay halls na tinulungan ng barangay captain na meron silang lugar doon. Hanggang ngayon, kumikita sila. Mm-hmm. May mga group kami na may sarili ng spa. Mm-hmm. Yung mga graduates namin. So, we train them that way. Okay. Yun. So, siguro mamaya babalikan natin yan. Ano? Kasi maraming, nung nalaman nilang dumarami ang mga massage therapist natin, eh gusto naman ng DOH, eh, mag-i-exam na naman sa kanila. Ito ba'y tama? Sa pagbabalik po yan ng FYI for your information. This portion is brought to you by Walter Who Wheat Raisin Bread. With each bite, you get to enjoy the rich taste of wheat and raisin, made from the finest grapes, lowers the level of LDL, the bad cholesterol. GIS Institute provides ample space with complete teaching and training facilities.
faster, and accurate learning and skills development, ready for work training. Learn and earn at GIS Institute. Future mo, shoot na shoot!